Introduction, this is basic construction report of Python. Python is a high-level programming language known for its simplicity and reliability and ease of use. In this report, we will cover some Python basics construction, construct, leading up, for loop, variables. Okay, add ko lang sir, dito po sa may topic namin. I-re-report namin yung basic ng Python from variables hanggang dito sa may for loop. Ayan, ito po yung draft ng report namin. Tapos ayun, Dwight, dito sa may variables, si Dwight po mag-explain muna. In Python, a variable name location in memory that stores a value. Variables can assign different types of values such as string, integers, and boolean. To assign a value to a variable, use a equals operator. Example. Ayun po. Dito po, before po magbigay ng example, explain ko din po. Dito sa variables, it's a siyang location memory na nag-store ng value na gagawin mo variable. For example, ng mga variable, yung string, ito po, x equals 10. And ito yung ay integer pala ito yung sa x. Dito sa may string, yung name, then maglalagay ka ng value. Tapos dito yung boolean. Answer for ano lang, answer by true and false. So, ito po yung example. Mag-open tayo ng online compiler. Sabi dito sa example, x, gumawa ng integer ng ano, na x and then lagyan ng value na 10. X plus 10. Ayan. So, ayan. Tapos pag gusto mo i-print, lang po ah. Ayan, ganito yung syntax. Ayan, bali dito, print niya yung 10 kasi yung ginawa natin yung variable na x, inassign natin ng value na 10. Tapos dito yung syntax na print. Lagay natin dito yung x, tapos 1, print niya yung 10. Ganun. Ganun po yung pag-create ng variable. Gagawa mo na lang data type and then use the equal sign tapos maglalagay ng aking ganun ng value. Yun na yan. Next, Dwight, dito sa ano? Sa may... Ay, testing din po natin yung name. Yung mga... Yung string. For example, string name. Dapat yung i-assign na value is... Hello, pre. Naputol? Na-DC ako, pre. Na-DC ako. Pero recorded pa rin yan. Wait lang. Oo, nagre-record pa rin siya. Ayun, oh. O, sige. Examples mo na. Share mo na lang. Share mo na lang. Nag-DC ako, pre. Bagal ng wifi. Patayin ko dito sa phone. Edit mo na lang mamaya. Pre, cut mo na lang. Sa examples naman na tayo ng mga ano eh, data types eh. Eh, naputol kami, so bali, continuous po tayo. Balikan lang natin. Dito sa may example kanina, variables. Unang topic po, variables. So, bali po yung pag-create ng variables, i-create ko muna ng data type. For example, ito x. Integer siya. Integer. Tapos gagamitan mo ng sign na operator. And then, mag-assign ka ng value. And then, ganito po yung example niya. Pakalit tayo ng data type na integer. X has equal operator. Send lang tayo ng value. 10. 9 na lang para maganda. Kaya pag na-run po natin, i-print na yung value na number 9. Ganun din sa may string. Gawa lang tayo ng string, data type. Assign natin ng operator or ng value na Dwight. Ang spelling. Dwight. Dwight. Yan. Okay. Palitan mo ito siyempre. Ayan, ayan. Name. Ayan. Print dito yung name. So, ganyan din sa ano.
Ganun din sa boolean. May boolean. Tangin ni John Jones pa. Ano ba yung boolean natin? Yan. Eh, tas, yan din yun. Sa may boolean, ganun din. Papalitan nyo lang. Gagawa lang yung condition. Okay, proceed po tayo sa may conditional statement. Conditional statement. Conditional statement allows to execute different code blocks based on condition. In Python, we use if, else if statement to create a conditional logic. Yan. Ayan, sa... Rom, pa-example naman yan, Rom. Okay, dito sa may ano conditional, ito yung ano, if, else if, or else. Ito yung example. If x is greater than 5, then pre-print niya to. And kapag yung x naman daw is equal to 5, ito yung i-print. Else if, ito yung i-print. So, testing natin. Copy lang natin pa. Sabi dito, x, if x is greater than 5, dapat ito yung i-print. So, ngayon, bali dito, palitan lang natin yung ano, yung data type, gawin natin x. Palitan natin yung value. So, testing muna natin yung isang ano, yung first condition, which is yung x greater than 5. So, assign natin ng value na 6 yung x. Kapag nilan natin to, kapag tama yung unang condition, ito yung ipiprint. So, is x, if x is ano, greater than 5, print to. Testing natin. Ayun, nag-print. X is greater than 5. Kasi tama yung isang condition. Pero kapag mali yung unang condition, punta siya sa kabilang condition, which is yung else if. So, palitan natin to. Sabi dito, else if, x is equal to 5, ito yung ipiprint. So, lagyan natin ng value na 5 to. Dapat ito yung mag-print. X is equal to 5. So, ayun. Tama yung second condition, kaya nag-print to. Pero pag mali naman yung hindi na meet itong condition, kailangan pupunta sa pinaka-last condition, which is yung else. Else if less than 5, so palitan natin ang value kung x, gawin natin 4. So kapag tama itong condition, yung third condition, dapat nagpuprint to. Testing natin. So ayun, tama yung condition, kaya nagprint yung x is less than 5. So ganun po yun. And then, proceed po tayo sa next topic, which is yung loops. Loops. Loops are used to repeat a code block until a specific condition is met. Python has two types of loops, while and for loops. For example nga, Rom. Dito sabi, while loop, a while loop will execute a block of code repeatedly as long as condition is true. So, bali ito yung ano, condition testing natin. Bali, ang ginagamit pa rin dyan is, ang example namin ngayon na gamit ay integers pa rin. So, yung sabi, i equals 0, while i is, sabi, while i is equal to, while i is great less than 5, print i, so magpiprint siya hanggang 4, tapos plus 1, bali magkaano siya, parang magpiprint siya hanggang 4, simula 0. So, ayun, pag nirun natin. Okay, next tayo sa next topic. Dito po sa may for loop. Right, sa may for loop na dark. I see. For loop. A for... Saan na ba? Ayan. A for loop is used to iterate over a sequence of value. The loop will execute the block of code once each item is in sequence. Ayan. Ayan po. Dito po, ibig sabihin, mag-iterate siya doon sa may... sequence ng mga value until ano yung loop po i-execute niyo yung block of code once each item in the sequence po. So ito testing po natin to. Yung galing gamit diyan ay string ang example lang. Pero pwede niyo gamitin yan sa madaming paraan like
integers, boolean, iba pang data types. Nakaano tayo dito? Tawag dito? Index, naka-index tayo. Pag ito, pag-print natin. Ito yung magiging value niya. Apple, banana, tapos cherry. Okay? Kasi yung laman ng fruits ay mga prutas. Tapos yung value ipiprint mo, yung variable, yung ano mo na mismo, yung variable mo. Ayan. Okay po. Dito po. Ayun po, yung conclusion. Python's basic constructs such as variables, conditional statements, and loops provide the foundation for creating more complex programs. Understanding these constructs is essential for any Python programmer. So, ayun po, yung bali itong mga basic na to, sila po yung mga foundation na kailangan natin maaral dahil sila yung mga basic na magagamit po natin sa pag-create ng mga ano, complex na system. Ayun po. Ang ganda lang po yung report namin.